Okay, mga boss, Toyota Super Grandia Elite. Kaya magkakabit ulit tayo ng roof mount TV monitor. Ayan. Android na siya. Medyo maliit lang siya compare mo doon sa una kong kinabitan na 19 inches. Ito kasi ay 12 lang. At pati ay mas magaan siya. Di gaya noong doon sa isa kong kinabitan na isang Android na pagkabigat-bigat. Tapos, may binago lang ako sa bracket yan. Tingnan nyo. Yan. Naggawa na lang ako ng bracket dun. Yan. Tapos, plywood na lang yan dun. Kasi magaan lang naman yung TV natin eh, na ikakabit. Ang ginawa ko dyan, ganito. Kumuha muna ako ng bracket ng actuator. Yan. Nag-bend ako ng ganito. Kumuha muna ako sa dulo. Binend ko ng ganyan. Tapos ay yan. Tapos doon sa plywood namang ikakabit ko, nagsukat lang ako ng nagsukat lang ako ng 14.5. Yan. 14.5 by 7. Dahil kinuha ko yan dun sa ano, dun sa haba nun. Sa haba nun. Nagawa kasi muna ako ng bracket niyan, ikinasa ko doon. Ayan, as yun. 14.5 yan. Tapos yung ginamit kong tornilyo dyan, yung mga clip baga ng ano, sa mga speaker, yung tornilyo na ano, tapos yung nakaipit na ganun. Papakita ko sa inyo. Yan, kumuha lang ako ng ganitong clip, yung sa mga speaker. Yan, sinangat ko yan sa ganun. Yan, nakasangat yung ganyan. Yan. Tapos, meron lang akong kinuha ng tornilyo ganyang kalapad. Tapos naka-tornilyo yung ganun, syempre. Yan. Tapos yan dito sa ibabaw. Ay, nice daw yan. Meron kasi yung tornilyohan dito. Yan. Yan. Yung pinakang bend niya nasa ibabaw. Tapos yung tornilyo niya nasa ilalim. Ito. Kita naman eh. Yan. Tapos doon sa kabila, ganun din. Tapos yan doon sa kabilang bracket, ganun din yan. Ganun din ang style niyan. Kailangan nasa ibabaw. Para yung bigat niya nakakapit dito. Pero yung ikakabit naman nating ano, 12 inches lang yun na monitor. Ay hindi naman yung ganun kabigat. Yun, ganyan lang nakabend. Tapos yung ano niya, yung plywood, ganito ang gagawin ko. Yan. Yung pagka nakakabit na kasi yan eh. Yan. Sasangat lang yan pag ganun. Yan. Itutulak ko lang yan papunta doon. Tapos ituturnilyohan ko na lang yan ng wood screw. Yan. Ituturnilyohan ko na lang yan ng wood screw. Dalawang piraso lang yan, nakaganyan. Papakita ko na lang sa'yo, isprayan ko lang yan ng black. So yun, ganun lang. Yung bagong technique. Sa mga boss, naikasa ko na yung bracket natin, yung plywood. Yan. Bali yung ano niyan, yung pinagbracketan ko niya, di bracket ng actuator, ano, yung kasama ng mga central locking natin. Tapos ay ipinasok ko yung plywood. Ini-wood screw ko na lang yan. Tapos yung mga boss, ayan, ipinantay ko lang yan dito. Ayan. Ayan. Pantay lang yan kasi gawa nito. Ayan, yung sa aircon niya. Kailangan pantay lang siya. Pag inilapat nyo ito, ito kasi yan eh, hanggang dun eh. Ayan, pantay lang yan. Naka-woods ko na lang yan. Tapos ganun o.
pag magaan yung roof mount TV natin, pwede na yan. Kayang-kaya na niya yung i-hold. Hindi na yan para lalambayog pa. Yan, diyan ko kinabit yan. Tapos wood screw lang yan, wood screw. So yun, okay na. Okay, okay. So yun mga boss, bali sinalpa ko muna yung kesame niya, pero hindi pa yan nakapix. Bali, kinuha ko muna yung sentro niya, dulo-dulo nito. So ito na yung sentro niya. Nilagyan ko siya ng masking tape para hindi bumakat dun sa kesame. Tapos diyan ko na i-guide yung ano, yung pinakamplate nung plate holder nung TV monitor natin. Kasi itong guhit na ito, kinuha ko rin yan. Ito. Yan. Pantayan. Tsaka dun. Para siya ay sentro sa gitna. Yan. Gagana ko na muna yung ano, yung plate niya. So, yun. Yun. Bali, ito na yung pinakang plate niya. Susukatin ko na lang ito. Ito kasi isang lapad ng roller ko. Yan. Yan. Mula dito sa dulo. Yan. Isang lapad yan. Ngayon, sinukat ko yan dito. Yan. Yung dulo kasi nung TV natin hanggang dito. Yan. Sakto na yan dyan. Kaya ito. Yan. Doon ko na kinuha. Yan, sukat na yan. Tapos dyan ko nakukunin yung pundo ng plate niya. Sentro sa gitna. Doon ako mag-wood screw. Kasi nandito na yung kahoy natin eh. Yung nilagay kong board. Ayan, nandyan yun. Tapat nito. Yan, yan, lapad na yan. Yan, wala dyan. Katapat yan ito eh. Yan. Okay. Kakana ko na muna yung plate. Okay. Yan mga boss, tinurnil nyo ako na siya, bali dalawa pa lang, pero meron pa ako ditong ikakabit na tornilyo. Bali, ang ginawa ko dyan, huwag kayo maglalagay ng wood screw, masyadong mahaba yun, kasi lapat na yan doon sa mismong catch basin ng sa aircon natin eh. Pagka lumampas yun, mabubutas yung sahoda ng tubig. Yun, kaya ganito lang kahaba, medya lang. Yan. Medya lang dapat ang tornilyo. Yan. Tutornilyo ko pa yan dito. Bali, apat. Sakto na yun. Apat na tornilyo. Yan. Yan mga boss. Apat na yung tornilyo niya. Yan, na ilagay ko. Kung napansin nyo, hindi ko pa tinanggal yung masking tape niya. Pupunitin ko na lang yung ganyan. Yan. Pupunitin ko na lang yung ganyan. Para naka-cover pa rin dun sa ano niya, sa lata, para alam mo naman ang lata ay pagdating ng panahon medyo magkakaroon ng ano yan, kalawang na kaunti, orange ng kulay, ay para hindi humawa sa kesame, huwag nyo nang kalasin yung masking tape. Anuhin nyo na lang yan, ganyanin nyo na lang yan. Ganyan lang ginagawa ko dyan. Kahit doon sa ginawa kong ilit din na ano, na roof mount TV, yung 19 inches, ganyan din ginawa ko. Nakita nyo naman. Kaibahan lang nito, iba yung ginawa kong bracket. Bagong style. Depende kasi yan kung ano eh, kung gano'ng kabigat yung ilalagay nyo na TV monitor. Ngayon, yung ikakabit ko ay maliit lang. Kaya, pwede na yan. Malakas na yung para doon sa TV monitor nating 12 inches. Yan, ganyan lang. Tapos ngayon, nilalagay ko na yung TV monitor natin dyan. Siyempre, bubutasan ko pa yan dito para doon sa wire. Tapos yung diretso na yan doon. Iliinin niya ko sa pababa dyan. Tapos diretso na dito sa stereo. Dyan ako magwawire. Ayun.
Kakana ko na lang yan, patapos na ako. Ay. Ayan mga boss, nailinya ko na yung wiring niya. Bali, nagawa din ako dito nung sa butas niya, nilagyan ko ng ring. Tapos yung allowance niya, ganyang kahaba. Bali, inuna ko siya dito. Nung nailinya ko na siya, naitawid ko na siya dito. Nadukot ko na yan, naggamit ako ng kawad para maidala ko dito, makuha ko. Tapos yan, papunta dito. Tapos, dito ako nag-umpisa ng cable tie. In-strap ko yan, cable tie, para nakapundo yan dyan. Tapos papunta dito, saka ko siya hinila papunta dun. Para yung allowance niya nandito. Yan. Okay. Kakabit ko na yung TV. Para magkaalaman na. Okay. Yan o, nakakabit na. Yan ang finish natin, pero yung mga kinalas natin hindi pa na ibabalik. Pero ito na yun. Yan. Okay. Buksan natin. Twelve inch lang yan mga boss. Proof TV monitor. Android yan. Okay. Lilinyahan ko na lang para mabuhay na siya. So ayun mga boss, dalawa yung YouTube pala niya. Kaya pala ako yung nahihirapan doon sa isa. Meron siyang YouTube na parang sa, yun na nga, yun sa Android TV, sa Smart TV. Ayan o, ganyan yung setup sa Smart TV. So mag-search naman tayo sa ano, sa search. Ayan, magsa-search muna ako. Nahihirapan ako mag-control eh. So ayan, ano na ako, Michael Jackson naman. Subukan natin to. Smooth Criminal. Ah, ito, maganda. Ano kaya maganda dito? Ito. Ito yung parang ano, yung parang sa Smart TV. Yung YouTube niya. Yung isa kasi yung YouTube, hindi ako magkakaigid dun eh. Dito mas madali kontrolin. Dalawa yung YouTube niya. Yan, ang ganda ng resolution. No? Ibo-volume ko lang dun. Subukan ko dito i-volume. Yan, may volume din dito. Yan, ibo-volume ko lang dito. Yan. Tapos yung ano niya, yan, Bluetooth audio. Yan. Wireless ang ginamit ko sa kanya. So, ayan. Ayan, ganyan ang finish niya mga boss. May ilaw siya sa gilid. Isasara ko lang yung mga pinto. Yun. Ganun lang, boss. Ayos na. Yan. Yan ang pagkakabit sa Toyota Hiace Super Grandia. Naka-Bluetooth. Sakto-sakto lang yung ganyan, 12 inches na ano, roof TV monitor. Tignan natin dito sa malayo. Thank you.
Okay. Ayos na. Thank you, thank you, thank you.